ang Pilipinas at Sweden ay pinirmahan na ang Memorandum of Understanding para sa Defense Material Cooperation. Ito nga po mga idol ang posibleng magsimula para sa acquisition ng mga bagong Gripen multirole fighter aircraft. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Pilipinas at Sweden ay pinirmahan ng agreement na posibleng maging daan upang ma-secure ang major deal na mag-supply ng mga multirole fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Si Acting Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at Swedish Defense Minister Paul Johnson ay pinirmahan ng Memorandum of Understanding sa Defense Material Cooperation noong Sabado. Ito nga po ay naganap sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang Sweden mga idol ay nag-offer ng mga Saab JAS 39 Gripen para sa Philippine Air Force Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project. Last month lamang mga idol, nung ang ating Acting Defense Secretary ay minit ang Swedish Trade Minister upang i-finalize ang discussion para sa Memorandum of Understanding. Napag-usapan nga rin po dito ang aspeto ng bilateral operations sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pirmahan mga idol ay naganap ilang araw matapos ang ating Philippine Air Force Chief Lieutenant General Stephen Pareño ay pinamunuan ng isang delegation sa Sweden simula May 24 hanggang May 28. Kung saan dito nga po ay namit nila ang Swedish Air Force at tinur sa Saab facility upang makita ang JAS 39 at Saab 340 airborne. Ang eroplano nga pong ito ay isang uri ng early warning and control aircraft. Ang Philippine Air Force mga idol ay matagal lang nag-aantay para sa acquisition ng mga multirole fighter aircraft para sa ating depensa. Bukod nga po sa Saab JAS 39 Gripen, ang Philippine Air Force ay kinukonsidera din ang F-16 Viper na gawa naman ng US defense manufacturer na Lockheed Martin. Sa pagitan nga po ng dalawang eroplanong ito, ay mas lumalamang nga po ang Gripen dahil mas mura ito, mas maraming units ang mabibili at mas mabilis ang delivery. Kaya't marami nga pong Pilipino ang mas pumapabor sa pagbili ng mga Saab JAS 39 Gripen. Ang eroplanong ito mga idol ay isang light single engine multirole fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab. Ang Gripen ay merong delta wing at canard configuration na may relaxed stability design at fly-by-wire flight controls. Kalaunan ng eroplanong ito ay fully NATO interoperable na. Noong taong 2020 mga idol, mahigit sa 270 units na ng mga Gripen sa lahat ng model A to F ang na-deliver sa iba't ibang mga bansa. Noong 1979, ang Swedish government ay sinimulan ng mag-develop ng mga pag-aaral para sa kanilang mga fighter aircraft, attack at reconnaissance upang palitan ng mga Saab 35 at 37. Ito nga po ang mga lumang eroplano ng Swedish Air Force. At dito na nga po nabuo at nagsimula ang kilala na natin ngayon na Saab JAS 39. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong December 9, 1988 at na-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan niya po itong i-produce ng 1987 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga current military operators nito mga idol ay ang Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang variant niya pong JAS 39 CRD ay pinapalipad ng isang crew para sa JAS 39C at dalawang crew naman para sa JAS 39D. May haba nga po itong 14.9 meters para sa JAS 39C at 15.6 meters naman para sa JAS 39D. Ang wingspan naman nga po nito ay 8.4 meters habang ang height naman ay 4.5 meters. Ito nga po ay may empty weight na 6,800 kilograms, maximum takeoff weight na 14,000 kilograms, fuel capacity na 3,000 liters at payload capacity na 5,300 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Ang eroplano nga pong ito ay may maximum speed na Mach 2. May combat range na 800 km, fire range na 3,200 km, at service ceiling na 15,240 meters. Para naman sa armament mga idol, ay meron nga po itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. Meron ka din po itong total na 8 hard points na pwedeng lagyan ng mga missiles, bomba, at iba pa. Ilang halimbawa na nga po dito ang M9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, GBU-12 PV-2 laser-guided bomb at Mark 82 bombs. Mga idol, kung ang Gripen na nga po ang pinili ng Philippine Air Force para sa multirole fighter aircraft acquisition project,
ay siguradong panalong-panalo nga po dito ang ating bansa. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon na nga po tayo ng bagong multirole fighter aircrafts. Bukod pa dyan ay mas mura nga po ang mga eroplanong ito, mas marami din ang mga bagong units na mabibili at mas mabilis pa ang delivery. Kaya't sigurado nga po tayong agad-agad na magagamit ng Philippine Air Force ang mga eroplanong ito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!